Sa ating mga balita ngayong tanghali, Bagyong Ramon posibleng mag-landfall sa Cagayan sa Linggo. Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nakiusap sa mga residente na sumunod sa panawagan lumika sakaling lumakas ang Bagyong Ramon. Higit 1,000 pamilya apektado sa Bicol Region dahil sa Bagyong Ramon. Department of Agriculture nakiusap na bigyan pa ng panahon ang pagpapatupad ng rice tarification law. Judiciary Majes at PNP responders do or die para sa pwesto sa second round eliminations. Dalawa patay sa panibagong shooting incident sa California, USA. Magandang tanghali, nakiusap ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cagayan sa mga residente na sumunod kaagad sa panawagang lumikas sakaling lumala ang epekto ng Bagyong Ramon sa lalawigan. Mula sa Ilano, Cagayan, may report si Jowan Nano live. Yes, Jowan, kumusta dyan? Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasambahay upang maiwasan na maulit yung nangyaring pinsala sa nagdaang Tropical Depression Kiel kung saan apat ang naitalang patay matapos nga na malubog sa baha ang bayan ng Abulug at Balesteros dito sa Cagayan. Ay nanawagan nga ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan sa mga residente na agad na lumika sakaling ang ipatupad ng mga lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation bilang paghahanda nga dito sa Bagyong Ramon, lalong-lalo na yung mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at coastal areas. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Retired Colonel Anastacio Macalad, may ilang mga residente noong nakaraan ang matigas ang ulo at ayaw na lumikas sa pangambang manakawan ang kanilang mga bahay. At bago pa nga ang inaasahang landfall ng Bagyong Ramon dito sa Cagayan Flor sa Linggo, ay nakiusap ang PDRRMO sa mga residente na agad na lumikas bago pa lumala ang sitwasyon. Narito ang naging pahayag ni Retired Colonel Anastacio Macalad, ang head ng PDRRMO ng Cagayan. Kung i-rescue sila, sumama na. Huwag magmamatigas pa na huwag paiwan dun. Kasi yung safety first yung kailangan dyan. Hayaan mo muna yung mga ibang bagay dyan na may iwan, iligtas muna yung sarili. Sa ngayon ay naka-red alert status na ang buong pwersa ng PDRRMO dito sa Cagayan para sa inaasahang pagtama ng Bagyong Ramon sa lalawigan. Nakaposisyon na sa ilang strategic areas ang kanilang mga rescue teams sa bayan ng Tuwao, Tugigaraw, Igig, Lalo, Gonzaga, Apari at Sanchez Mira. Inalerto na rin nila ang lahat ng mga local chief executive at inatasan ang bawat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa agarang pagresponde sa mga residenteng kinakailangang hindi sakaling lumala ang sitwasyon. Naka-standby na rin ang kanilang mga ambulansya at rescue boat para sa paglilikas ng mga residente sa mabababang lugar at coastal areas. Mahigpit ring binabantayan sa ngayon ang posibilidad ng pagtaas ng tubig sa Cagayan River dahil may mga residente rin na naninirahan malapit sa ilog. Sa ngayon ay ongoing na rin yung repacking ng mga relief items na ipamamahagi sa mga residenteng posibleng masalanta ng bagyo. Flor, bagaman handa nga ay aminado ang PDRRMO ng Cagayan na pinangangambahan pa rin nila yung posibleng maging epekto nitong Bagyong Ramon, lalo't hindi pa naman talaga lubusang humuhupa ang baha dyan sa bayan ng Abulug at Balesteros dito sa Cagayan. Flor? Maraming salamat, Jowan Nano. Umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang apektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ramon sa Bicol Region. Karamihan sa mga ito ay nasa evacuation center na. Mula sa Camarines Sur, may report si Alan Manansala live. Magandang umaga sa iyo, Alan. Ella, magandang umaga. Batay sa pinakahuling ulat na ipinalabas ng Office of the Civil Defense Region 5, umabot na sa 1,146 ang affected families dahil yan sa pananalasa ng Bagyong Ramon.
Katumbas ito, Ella, ng 4,389 na individual mula sa 49 na barangay sa Kamsur, 7 sa Albay at 1 sa Camarines Norte. 1,022 ang mga displaced family o yung mga nasa evacuation center. Simula kaninang umaga, may ilan na lamang na lugar sa Camarines Sur ang naiulat na may tubig baha. Kabilang na dyan ang ilang bahagi sa Garchitorena, Camarines Sur at Pasakaw, Kamsur. Sa ngayon, Ella, ay maliwalas na ang panahon, bagamat may mga bahagyan na lamang na pag-ambon. Nilief na rin ang suspension ng klase sa lahat ng antas ng paaralan sa probinsya ng Camarines Sur, Albay at Sorsogon at maging dito yan sa Naga City. Yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Ella, magandang umaga. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Camarines Sur. Samantala, posibleng tumbukin ng Bagyong Ramon ang Cagayan na inaasahang magla-landfall sa Linggo. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray? Lord, napanatili ng Bagyong Ramon ng taglay nitong lakas ng hangin at kaninang alas 10 ng umaga, ito yung nabataan ng pag-asalayong 460 kilometer sa may silangan pa rin niya ng Tuguegrao City sa may area ng Cagayan. Ayon sa PAGASA, ang bagyong si Ramon ay patuloy na tatahakin ng direksyon papunta sa may area ng Cagayan at ito ay in-expect na magla-landfall o tatama by Sunday or Monday. Pagitan ng araw na yan ay maaaring dun sa northern tip ng Cagayan siya magla-landfall. At base dun sa forecast track ng PAGASA, ang pinapakita nga nitong direksyon sa ngayon ay napakabagal ng kanyang pagkilos at nagbabago siya ng direksyon. Pero yun pa rin ang pinakikita nito, itong northern tip na Cagayan, hanggang sa lumabas ng Philippine Air Responsibility sa araw naman ng Miyerkules. Sa tropical cyclone wind signal number 1 ay nakataas na lamang sa mga eastern na portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora. Makakaranas pa rin hanggang 60 kilometers per hour na taglay ng lakas ng hangin yung mga lugar na yan. Samantalang yung area naman ng yung area naman ng Bicol region ay makakaranas din ng mga pagulan kasama na ang area ng Quezon at maging yung ilang bahagi ng Isabela at Cagayan dahil yan yung mga areas talaga na aabutin itong bagyo hanggang Saturday and Sunday. Yun yung in-expect natin malalakas na mga pagulan like dito sa may area ng northern portion ng Cagayan, lalabas dito sa may area ng Ilocos Norte. Ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Group of Islands maaari ding maapektuhan. Yung gale warning naman ng PAGASA, nakataas pa rin dito sa may seaboards ng Northern Luzon at dito sa may Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon. Delikado pa rin na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil sa taas ng mga pag-alan. Floor. Ray? Yes, sir. So, magla-landfall sa darating na Linggo itong Bagyong Ramon. Sa palagay mo, mga ilang araw itong mananatili sa Philippine Area of Responsibility? By Wednesday, floor, yung sinasabi ng PAGASA based sa forecast track nila, by Wednesday pa yung exit nito sa Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating ng yung kanyang position is sa Sunday and Monday, between Sunday and Monday yung kanyang landfall scenario at lalayo naman to sa ating landmass, by Monday na rin maaari ng gabi at medyo huupa na yung epekto nito dito sa ating bansa. Pero yung talagang exit ng kanyang pinakasentro sa Philippine Air Responsibility ay by Wednesday pa. Maraming salamat, Ray Pelayo, na nasa UNTV Weather Center. Umaabot na sa 34 na escalators sa mga Metro Rail Transit o MRT Line 3 stations ang mapapakinabangan o fully operational na. Inaasahan naman na makukumpuni na rin ang natitirang 12 escalators ng naturang railway bago matapos ang taon. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Kabilang sa patuloy na malawakang rehabilitasyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3, ang pagkukumpuni ng escalator sa mga istasyon ng tren sa kahabaan ng EDSA. 46 ang kabuang bilang ng mga escalators ng MRT 3 sa mga istasyon nito. Ngunit bago muling magsilbi bilang maintenance provider ang Sumitomo MHITESP sa MRT noong nakaraang taon, 20 lang ang gumagana sa mga ito. Ibig sabihin, 26 o mahigit kalahating porsyento sa mga escalator ng naturang railway ang hindi operational o sira.
Matapos ang mahigit isang taon, ipinahayag ng pamunuan ng MRT3 na umaabot na sa 34 na escalators ang magagamit o fully operational na. Pinakahuling naisaayos ay ang dalawang escalator units sa parehong southbound ng Boni at Ayala stations. Malaking ginhawa ito para sa mga pasahero, lalo pa sa mga senior citizens, may kapansanan, buntis at may kasamang bata. Salamat at magagamit na. Ilang beses na ako naglalakad sa hagdan. Hindi ako talaga, nahihirapan talaga kami umakyat sa hagdan sa panahon ngayon, lalo na ang senior. Hirap na talaga kami. Mahalaga talaga ang escalator kasi lalo na doon sa mga medyo nahihirapang lumakad, kailangan talaga yung escalator. Target naman ng bagong maintenance provider na gawing fully operational ang lahat ng mga escalators ngayong taon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Tumatanggap na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aplikasyon ng special permit ng point-to-point buses para sa isasagawang 2019 Southeast Asian Games sa magsisimula sa November 30. Ito ay bilang tugon sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero na manunood ng mga laro sa Southeast Asian Games. Bibigyan ang mga bus units ng special permit na epektibo simula November 30 hanggang December 11. Maghahati dito ng mga pasahero ng point-to-point sa mga rutang itinakda ng LTFRB sa pagitan ng Cubao, Quezon City o Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at mga sports facilities na nasa labas ng Metro Manila. Magpunta lamang po sa tanggapan ng LTFRB at ipresenta ang mga kinakailangang dokumento gaya ng latest registration ng bus unit na irerehistro o OCR, Certificate of Public Convenience o CPC at iba pa. Pag-aaralan pa ni Vice President Lenny Robredo ang mga datos hinggil sa supply ng ilegal na droga na pumapasok sa bansa. Ayon sa pangalawang pangulo, batay umano sa ulat, karamihan ng drug supply ay galing sa bansang China. Mula sa Caloocan City, nasa linya ng telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng balita. Yes, Vincent! Yes, Ella, ang illegal drug supply reduction ang isa sa mga rekomenda ni Senator Panfilo Lacson kay Vice President Lenny Robredo nang tinanggap nito ang designasyon bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. At sa isang interview pagkatapos sa enforcement cluster ng ICAD meeting kahapon, sinabi ni VP Robredo na karamihan ng mga supply ng illegal na droga ay galing sa bansang China. Kasi yung pinaka-report talaga sa atin ngayon, karamihan sa supply na pumapasok dito galing China. Pati yung mga nahuhuli na mga nag-ooperate within the Philippines, karamihan Chinese nationals or Filipino-Chinese nationals. Kaya naman nais ng pangalawang pangulo na makakuha pa ng mga datos hinggil dito at mapag-aralan ang mga impormasyon hinggil sa supply ng droga na pumapasok sa bansa. Ngunit ayon naman kay Philippine Drug Enforcement Agency Chief Aaron Aquino, ang co-chairperson na VP Robredo sa ICAD, galing umano sa Golden Triangle ang mga drogang pumapasok sa bansa. Ang Golden Triangle ang isang rehiyon sa border ng mga bansang Thailand, Myanmar at Laos. Balak naman ngayon ng pangalawang pangulo na makipag-ugnayan sa iba pang bansa kabilang na ang Estados Unidos upang sa kampanya ng drug war ay lalo pang mapaiksing ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. At yan mo, Ladies Live, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Vincent Arboleda, live mula sa Caloocan City. Iginiit ni House Speaker Alan Peter Cayetano na dapat irespeto ang desisyon ng Pangulo hinggil sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya para sa kanya, walang dapat na pag-usapan pagdating sa issue ng term sharing. Narito ang ulat ni May Bermudez. Hindi na umano kailangang pag-usapan pa ni na House Speaker Alan Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang issue ng term sharing sa speakership ng Kamara. Ito'y sa kabila ng mungkahi ng ilang kongresista na palawigin ang termino ni Cayetano kahit hanggang December 2020 na lamang ito uupo bilang House Speaker batay sa term sharing agreement. Mabilis umano kasing naipasa ang 2020 national budget at mataas din ang trust and approval ratings nito.
hindi naman kasi kailangan pag-usapan eh. So we say hi to each other, but that's it, di ba? So in fact, halos wala akong congressman na nakakausap na pinag-uusapan speakership, parating trabaho. Once in a while, meron papasyal sa office na speaker, sana hindi ka na mapalitan. But standard pa rin yung answer ko. Hindi kita kukontrahin, pero tutukan natin yung trabaho. Batay sa kasunduan, may 15 buwan si Cayetano at susundan ito ni Velasco na binigyan naman ng 21 buwan. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na niya ito pakikialaman dahil nasa kamay ng mababang kapulungan ang desisyon kung paninindigan ang term sharing deal. Pero ayon kay Cayetano, walang dapat ikabahala si Velasco dahil ang salita ng Pangulo ang kanyang panghahawakan hinggil sa issue. No one can take over by just saying, ikaw na din. Diba? Kasi wala naman vice speaker. So, but as I said, it's very unproductive and very speculative to talk about something na 15 months from now. Sa kabila nito, nakatakdang pagbotohan ng Kamara kung sino ang susunod na House Speaker. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Tagaytay City. Sa gitna ng mga pagbatikos, nakiusap ang Department of Agriculture na hayaan munang may patupad ang rice tarification law. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, hihigpitan na lamang muna nila ang pagbibigay ng clearance sa pag-angkat ng bigas lalo na kapag panahon ng anihan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Itutuloy pa rin ang pamahalaan ang pagpapatupad ng rice tarification law sa kabila ng pag-angal ng mga magsasaka sa epekto nito sa presyo ng palay. Ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar, hindi muna ito dadaan sa review at nakiusap na pagbigyan muna na may patupad ang batas. Give the law a chance to be implemented properly. So after some time, if there will be some little adjustments to make it much more effective, then that's the period when we shall revisit it. Nahigitan na ng Pilipinas ang China sa dami ng mga inangkat na bigas na ngayon ay halos nasa 3 milyong metriko tonelada na. Bilyon ang populasyon ng China habang ang Pilipinas naman ay mahigit sa 100 milyon lamang. Inalis ng rice tarification law ang limitasyon ng pag-aangkat ng bigas. Pero ayon kay Dar, hihigpitan na lamang nila ang pagbibigay ng clearance sa pag-aangkat, lalo na kapag panahon ng anihan. Pinuri naman ni Dar ang mga lokal na pamahalaan na tumutulong sa pagbili ng mga ani ng mga lokal na magsasaka. Ito anya ang dahilan para bumaba ang presyo ng bigas, gaya na lamang ng napaulat sa Isabela na halos kapantay na ng presyo ng NFA rice ang ibang commercial rice. Maganda yan kasi kung 27 pesos per kilo, maganda po yung intervention na ginawa ng provincial government. Kasalukuyang ginagamit ng DA ang 10 bilyong pisong pondo na inilaan para tulungan ang mga magsasaka na paramihin ng ani. Pero una nang sinabi ng Federation of Free Farmers na nasa 50 bilyong piso na ang kanilang lugi dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Sa unang pagkakataon, inimbitahan ng Brazilian Embassy ang mga Brazilian beef exporter at counterpart na Pilipino. Layunin nito na mapalago ang merkado ng Brazilian beef sa bansa at may pakilala ang kultura ng Brazil sa mga Pilipino. Narito ang report ni June Suriao. Bumiyahe ng 30 oras mula sa Brazil ang mga chef na sina Gerson Gonçalves at Hamilton Dos Santos Teixeira upang ipatikim sa mga Pinoy ang world-famous churrasco o ang authentic Brazilian barbecue. Simple lang ang preparasyon at pagluluto nito. Hindi kailangang i-marinate ang premium-grade Brazilian beef. Diretso agad sa grill, budbura ng asin at lalabas na ang natural na flavor at aroma nito. Vamos provar.
Deng pasada. Saboroso. Delicia. Ayon kay Brazilian Ambassador to the Philippines, Rodrigo do Amaral Souza, malalim ang pinag-ugatan ng pagmamahal ng mga Brazilian sa karne ng baka. Nais niya na ibahagi sa mga Pilipino ang kulturang ito. Churrasco in Brazil is not only a place you go to enjoy a meal. It's a life experience. It's something that gather people together. And it's a moment you have to relax and to share a laugh and to share good moments with your friends and your pals. Sa isang pagtitipon ng Brazilian Beef Exporters Association at Filipino Importers sa Makati City, sinabi ni Ambassador Amaral na tumaas ang inangkat na karneng baka ng Pilipinas sa Brazil. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, lumago ito ng 32% sa kaparehong panahon noong 2018. Ang Brazil ang pangunahing exporter ng karne ng baka sa buong mundo. Ang Pilipinas naman ang largest market ng Brazilian beef sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Actually, Philippines is a very relevant market for our associations. We have more than 30 companies that export to Philippines, so it's an important market in Asia. Free range ang paraan ng pag-aalaga ng baka sa Brazil, kung saan malayang nakakagala ang mga ito sa malawak na lupain upang manginain. Kaya kakaiba ang karneng ipinuproduce nito. Yun Suriao, UNTV, News and Rescue, Makati City. Mahigit 1,000 residente na nakatira sa mga tabi ng estero sa Metro Manila ang nangako na tutulong sa rehabilitasyon ng Manila Bay ngayong araw. Pamamahalaan nila ang paglilinis sa mga esterong dumadaloy patungo sa Manila Bay, kaya naman tinawag sila na mga Estero Ranger. Mula sa Quezon City, may report si Asher Kadapan Jr. Asher. Floor, isinagawa ang mass overtaking at deployment ng mga tinaguriang Estero Ranger mula dito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City ngayong araw. Umaabot sa tinatayang 1,200 ang mga Estero Rangers na magmamonitor at maglilinis sa mga esterong dumadaloy sa Manila Bay. Dalawang residente kada barangay na nakatira sa mga apektadong estero ang kinuha bilang Estero Ranger. Karagdagan ito sa weekly clean-up drive na ginagawa na sa mga kaukulang barangay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, mahigit 60,000 pamilya ang nakatira sa mga naturang estero. Napupunta sa mga estero ang mga dumi na mga residente na nagdudulot ng polusyon sa Manila Bay. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay na isinasagawa ng DENR. Floor, pinangunahan ni DENR Secretary Roy Simato ang naturang outtaking ng mga Estero Rangers na inaasahang magsisilbi hanggang sa katapusan ng taon. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Mayong udto na ito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig na bansa. Pansamantalang isasara bukas ng hapon ang southbound lane ng South Road property sa Cebu upang bigyang daan ng 30th Sea Games Torch Run. Mula sa Cebu, may report si Gladys Tuwabi live. Mayong udto, Gladys. Yes, maayong udto, Janice. Unom ka oras nga dili magamit sa mga motorista ang southbound lane sa South Road Properties para sa ipahigayon nga 30th Sea Games Torch Run karong Sabado, November 16. Ang 6-hour road closure magsugod alas 2 sa hapon gikan F. Vessel Street at ubangan sa SM Seaside, kutob sa Boundary Bridge sa Cebu og Talisay City. Subay niini ang northbound lane lang ang magamit isip two-way road para sa mga motorista nga mobiyahe padulong Cebu City og Southern Cebu. Lakip niini sobra 30 ka traffic personnel ang i-deploy aron masiguro nga hapsay ang dagan sa traffic. Gibana-bana nga naa sa 6,000 runners ang moapil sa 5-kilometer stretch, labot na sila
Cebu City Mayor Edgardo Labella o Presidential Assistant for the Visayas, Michael Lloyd Dino. Janice, mga estudyante, police, army o government employees ang apil sa giingong 5-kilometer run. Ug mao ka na nga itong update, gikan diri sa Cebu. Janice? Daghang salamat, Gladys Tuwabi. Samantala, hawak na ng San Jose del Monte PNP ang top 2 most wanted criminals sa Bulacan na siya ring suspect sa pagpatay sa isang pharmacist noong 2017. Naging daan naman ang programang Rektang Connect Action agad upang mapabilis itong mahuli. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Janice, magandang tanghali. Naaresto na ng San Jose del Monte PNP ang suspect sa pagpatay sa isang pharmacist sa Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan noong September 25, 2017. Lunes ng umaga nang madakip si Angelino Paborito Jr. sa bahay nito sa Victoria, Bacolod. At kaninang madaling araw, dinala na ito sa San Jose del Monte Police Station. Si Paborito ang tinuturing na top 2 most wanted criminal sa Bulacan dahil sa pagpatay nito sa pharmacist na si Lloyd Jean Jeronimo na may-ari ng Muson Drug Store. Ayon sa suspect, nagawa niya ito dahil sa matinding galit matapos siyang sitahin ni Lloyd Jean dahil sa paninigarilyo nito sa harap ng butika. Agad anya siyang naghanap ng sumpak para gamitin sa biktima. Aminado rin siya na nasa impluensya siya ng droga nang gawin ang krimen. Itinuro din nito ang sangkot sa krimen na pinsan nitong si Alias Paltok na umano'y may galit din kay Lloyd Jean. Binayaran umano siya nito ng 20,000 pesos matapos patayin ang pharmacist at sinabing magtago na lang ito sa Bacolod. Ayon naman kay Sandel Jeronimo, asawa ng biktima, bago mapas lang ang kanyang asawa, nagsabi pa ito sa kanya na may sinita siyang naninigarilyo sa harap ng butika. Malaki naman ang nagawa ng programang Rektang Connect Action agad ng PNP. Matapos niyang ilapit ito noong nakaraang October 24, ay mabilis na nahuli ang suspect sa tulong ng PNP. Samantala, sa ngayon, pinaghahanap na ng PNP ang pinsan ng suspect na si Alias Paltok na nag-utos umano na pumatay kay Lloyd Jean at si Alias Bugoy na siyang kinuwana ng sumpak ni Alias Paborito. At yan muna ating latest live mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang PromD. Ako si Janice Enjente, maayong utu. Ilang problema sa kampanya ng pamahalaan kontra droga sa pakikipagpulong ni Vice President Lenny Robredo sa Enforcement Cluster ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Isa-isang ipresenta ng iba't ibang law enforcement agencies kay Interagency Committee and Anti-Illegal Drugs Co-Chairman Vice President Lenny Robredo ang mga programang kanilang ipinatutupad kaugnay sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Natalakay din dito ang mga nakikitang problema o kakulangan sa mga ahensyang nagpapatupad ng war on drugs. Isa na rito ang kawalan ng Centralized Information System na magsisilbisa ng baseline o batayan kung saan at ano na nga ba ang narating ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Ayon kay VP Robredo, may kani-kanyang listahan umano ang mga ahensya kung kaya't hindi magkakatugma ang mga datos na hawak ng mga ito. Ayon naman kay DILG Undersecretary Rico Judge Echeverry, hinahaluan din umano ng politika ng ibang nasa posisyon ang listahan ng mga suspected drug users na kanilang ipinapasa sa DILG. Di maiwasan yung mga barangay, imbis nang ibigay na listahan yung mga totoo, ilalagay nila sa listahan yung mga kalaban nila sa politika. So, ibevet pa yun ng mga PNP at PDEA. Isa rin problema ng Department of Health ang paghalo-halo ng mga drug users at pushers sa mga rehab centers. Bunsod nito, nagkakaroon ng panibagong network o koneksyon ang mga ito na lalong nagpapalala sa sitwasyon ng illegal drugs. Kahit sa BJMP, yung mga detention prisoners, nahahalo yung accused of drug use sa mga hindi accused of drug use, nagkakaroon din ng hawaan. Parang yung contamination. Bilang solusyon, inirekomenda naman ni Vice President Robredo ang pagbuo ng isang technical working group na tatalakay sa mga kakailanganing batas o legislations para maalis sa mga nakitang kakulangan sa batas at lalo pang maging epektibo at mapaigting ang drug war ng pamahalaan.
hopefully by early next week meron ng TWG na before the end of the year. Ang target ko nga when I get invited to the House of Representatives Committee on Dangerous Drugs, ma-present na yung hihingiin na tulong from Congress. Binigyan din ng pangalawang pangulo ng deadline na hanggang sa katapusan ng taon ang mga ahensya na bumuo ng isang metrics o paraan ng pagsasama-sama ng mga datos mula sa iba't ibang ahensya. Ito ay upang magkaroon ng malinaw na baseline o batayan ng pamahalaan kung ano na nga ba ang kalagayan ng anti-illegal drug campaign ng bansa at makapagrekomenda naman ng mga mas nararapat na pulisiya o hakbang sa drug war. Sa Martes ay pupulungin naman ng bukod ni Vice President Lenny Robredo ang DILG, DOH at ang Dangerous Drugs Board hinggil pa rin sa mga pinatutupad nitong mga programa kaugday sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pananatilihing malakas at malapit ng Armed Forces of the Philippines ang ugnayan nito sa mga karatig na bansang Indonesia at Malaysia upang mapigilan ang pagpasok ng mga foreign terrorists tulad ng ISIS sa backdoor. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Magandang tanghali, Floor. Kabilang sa kinakaharap ngayon na banta ng AFP ang pagpasok ng mga foreign terrorists sa bansa, partikular sa Mindanao, sa pamamagitan ng backdoor o illegal entry. Karamihan sa mga ito ay miyembro ng International Terrorist Group na Islamic State o ISIS. Batay sa monitoring ng AFP, maaaring dumaan ang mga ito sa Southern Philippine Sea. Aminado ang sandatahang lakas dahil kulang sa floating assets ang Philippine Navy, hindi maiwasang makapasok ang mga ito. Kasama na rito ang mga dayuhang nagsagawa ng suicide bombing attack sa Sulu. Responsable rin sila sa pagtuturo ng paggawa ng bomba at iba pang uri ng improvised explosive device o IED. Kanilang intention bakit sila nandito is para makapag-conduct ng kanilang mga terroristic activities, in particular yung pagbobomba. Okay, and hindi natin dapat payagan ito because naisagawa nila yung kanilang mga hangarin na ito, ay maraming mapipermisyo at madadamay. Kaugnay nito, ayon kay AFP Chief of Staff General Noel Clement, pananatilihin at palakasin pa nila ang ugnayan sa karatig bansa ng Indonesia at Malaysia sa pamamagitan ng Indo-Malfi o Indonesia, Malaysia at Philippines Trilateral Cooperative Agreement na nagsimula noong 2017. Magkatuwang ang tatlong bansa sa pagbabantay ng common border pagdating sa maritime domain. So if ever there are reports from, let's say, Indonesia or Malaysia that they are going here, they have to share that information para mapigilan din pagpunta dito. And the same is true also if we have reports that we have fighters that are coming here and going to their respective countries. Nakapag sagawa na rin ng joint maritime exercises ang tatlong bansa para mapalakas ang capability laban sa maritime issues tulad ng seajacking, piracy, smuggling at iba pang ilegal na mga aktibidad sa karagatan. Kamakailan lang, Floor, pinulong na rin ng AFP ang fishing industry sa Zambasulta area upang maging force multipliers na makatulong sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, inaasahan din na magpapadala ng mga karagdagang asset ang Armed Forces of the Philippines sa Western Mindanao area para naman sugpuin hindi lamang ang mga foreign terrorists na nakapasok anya sa bansa, kundi ang local terrorist group na Abu Sayyaf. Floor? Maraming salamat, Dante Amento. In news abroad, a male student opened fire on classmates Thursday morning at a Southern California high school, killing a 16-year-old girl and a 14-year-old boy, according to Los Angeles County Sheriff. Three other students were wounded and taken by ambulance from Sogus High School in Santa Clarita, officials said. The suspected shooter, who turned 16 on Thursday, was hospitalized with a gunshot wound, and officials said he is in grave condition.
A magnitude 7.1 earthquake has hit off the Indonesia coast in the Molucca Sea, creating the risk of tsunami in nearby areas. The Indonesia's Meteorology, Climate and Geophysics Agency issued a tsunami warning, urging people to stay away from the coastline. But after 2 hours, the warning was lifted. The quake awakened the residents, causing some to run out of their homes to higher places in panic. Hong Kong was hit with another day of turmoil and a second man has died during the protests. Stephanie C. reports. A 70-year-old cleaner who is thought to have been hit by a brick during a clash between protesters and pro-Hong Kong government residents died late on Thursday, hospital officials said. His death came less than a week after a student protester who had fallen from a building died from his injuries. Since then, the level of violence at the protests that have begun 5 months has reached new heights. During the strike on Monday, a 21-year-old was shot by police and a 57-year-old man doused in flammable liquid and set on fire after arguing with protesters. Hong Kong news outlet South China Morning Post reported on Thursday that embattled leader Carrie Lam met senior officials Wednesday night to discuss whether to postpone the district council elections scheduled for November 24. No official announcement has been made by the authorities regarding this matter. The Hong Kong protests, which have drawn massive crowds since June following a contentious proposed extradition law, have turned into a movement seeking to improve democracy in the city-state and safeguard the region's partial autonomy from Beijing. However, some demonstrators have opted for more radical tactics than peaceful civil disobedience, and violent clashes with the police have been frequent. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Dalawang buwan matapos manalasa ang Bagyong Dorian sa Bahamas, patuloy sa pagbibigay inspirasyon ang grupong Goodness Tour sa mga taga rito. Kabilang sa grupo ang isang Amerikanong pintor na nais tumulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng sining. Narito ang report ni Ninia Armilio. September 1, 2019, nanalanta ang Hurricane Dorian sa Bahamas na nasa timog ng Florida, USA. Nang mabalita ang tatama ang Category 5 na bagyo sa kalapit na bansa, dali-daling nagtungo sa isla ng Abaco ang international painter na si Benjamin Swatez at ang grupo nitong Goodness Tour. Bit-bit ang kanilang musika at sining, hangad nila ay makatulong sa mga apektadong residente sa kanilang maliit na paraan. Ginawa niyang canvas ang isang pader kung saan marami ang nasawi bunsod ng paghagupit ng bagyo. Dito ay lumikha siya ng isang obra kung saan makikita ang mag-inang sumisimbolo ng pagsasakripisyo at pag-asa. And the mural is a reminder that the unconditional love of the mother reminds us to be empathetic, patient, passionate, good listeners, and be there for one another as we're going through a hard time. Ayon sa international painter, ang mural na ito ay isa sa kanyang mga kontribusyon sa pagbangon ng mga residente. Ang Goodness Tour ay nanggaling na rin sa Puerto Rico noong September 2017 nang tumama ang Hurricane Maria. At sa iba pang lugar sa mundo kung saan na ibahagi nila ang kanilang musika at sining. Ninia Armilio, UNTV News and Rescue. Lalaking ipinanganak na may cerebral palsy, isang chess player, miyembro at team captain ng Philippine Paralympic Team ng larong bosya, tampok sa istorya ngayong Sabado. Narito ang report ni Angela Lagunzag. Joey Eriga de Leon, 36 na taong gulang, ay ipinanganak na may cerebral palsy.
Ang cerebral palsy ay isang uri ng disorder o karamdaman na maaaring epekto ng pinsala sa utak o kaya naman ay dilubusang pagbuo ng utak ng isang bata. Ito ay pwedeng mangyari habang ipinagbubuntis at pwede rin naman na matapos na ipanganak. Pagkaman hirap sa pagkilos si Joey, hindi naging hadlang ang kanyang sakit upang magawa at makamit niya ang kanyang simpleng pangarap. Si Joey ay kampiyon ng chess sa kanyang barangay. Siya rin ay miyembro at hinirang noong 2017 na team captain ng Philippine Paralympic Team ng Narong Botcha. Ang botcha ay isang uri ng laro na nilikha para sa mga taong may cerebral palsy. Sa katagalan, ito ay naging bahagi na ng Paralympics at naging sport na rin ng mga taong may problema sa motor skills. Hindi rin nakapagsasalita si Joey dahil hindi makontrol ni Joey ang kanyang mga kamay, ang mga paa na lamang ang ipinakikilos upang makagamit ng cellphone para makipag-usap. Ayun, nakikipag-communicate siya through PM-PM lang, chat, texting, yung call ako yun eh. Bali ako na lang yung umaalalay sa kanya, siya yung nag-iisip, siya yung kumikilos, ako lang yung kamay niya, ako ang katawan niya. Ganun, pero ang sasabihin mo na nagpaplano, hindi ako yun, siya talaga. Isa itong patunay na gagawa ng paraan si Joey upang harapin ang malaking hamon sa buhay. Tunghayan ang kabuuan ng kahangahangang istorya ng buhay ni Joey ngayong Sabado, November 16, alas 5 ng hapon sa programang Istorya. Angela Lagunsad, UNTV News and Rescue, Caloocan City. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!